Hello everyone! Alam nyo ba na si Enrique Hill at Liza Soberano ay isa sa pinakahatas love teams ng Pilipinas? Gano'n na ba sila kasikat? At ano-ano ang kanilang mga naipundar? Gano'n na ba sila kayaman? Bago po natin alamin, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel for more updates. Gano'n na ba kasikat ang Liz Ken tandem? Si Enrique Hill at Liza Soberano ay nabigyan ng first teleserye major series entitled Forevermore sa Channel 2. It was consistent top rater sa primetime bida that made Liza and Enrique more famous dahil sa success ng Forevermore. Dahil sa huge success ng Liz Ken tandem at marami silang supporters, napigyan sila ng pagkakataon to do a major starring role na movie entitled Just the Way You Are. Ito ang kanilang first movie. Dahil sa huge success ng kanilang mga teleserye at pelikula, sila ay tinaguri ang box office king and queen for 2017 ng 49th Box Office Entertainment Awards, given by Guillermo Mendoza Award. Until now, isa sila sa pinakasikat na millennial love teams ng Pilipinas. Pero gaano na ba sila kayaman at ano-ano na ba ang kanilang mga napundar? Gaano na nga ba kayaman ang isang Enrique Hill at ano-ano ang kanyang napundar? Napundar ni Enrique Hill ay isang Chevrolet Camaro sports car, yellow color, pero pinalitan din ito ng green color. Bukod dito, meron din siyang Suzuki motorcycle na ginagamit niya pang sports. Ang pinakamahal niyang sasakyan, guess what? Isa lang namang Jaguar, kung saan ito yata ang pinakamahal niyang sasakyang na ipundar. Alam niyo ba, nung nagsisimula si Liza Soberano ay wala itong sasakyan. Nung nagsushooting siya ng Forevermore, lagi lang itong nagtataksi, kaya nag-decide ang kanyang manager na bigyan siya ng isang sasakyan. Ngayon, ano-ano na ba ang naipundar ni Liza na sasakyan? Meron lang din namang Audi car si Liza Soberano kung saan kasama niya pa si Enrique Hill nang binili ito. At guess what? Meron din siyang Starex Luxurious Van. Ito ang laging ginagamit ni Liza tuwing meron siyang shooting dahil nakakapagpahinga siya dito dahil napakalaki nitong Starex van na ito. Bukod sa mga sasakyan, ano-ano nga ba ang mga inaipundar pa ng isang Liz Ken? Si Enrique Hill ay nakapagpundar na ng kanyang house and lot. Meron ding nabili si Enrique Hill na isang napakalaking lot niya sa Batangas. Ang kalahati nun ay ginawa niyang beach house. At ang sabi niya, ang kalahati nun ay gagawin niyang resort. Bukod sa beach house at resort na gagawin niyang business, ay meron pang ibang naipundar si Enrique Hill. Meron din silang bahay sa Manila. Ayon pa kay Enrique Hill, 300 square meters ito, near the airport. Ayon kay Enrique, mas gusto niyang kasama ang kanyang family kesa mag-isa dahil sabi niya, pag siya ay nag-asawa ay bihira niya na itong makakasama. Let's take a look at Liza Soberano House. O diba ang laki-laki ng bahay ni Liza? At ayon kay Liza, bumili rin siya ng bahay para sa kanyang mommy at mga kapatid sa Amerika. Para pag nagpupunta siya doon, hindi na umuupa ang kanyang mommy, kundi may sarili na silang bahay. At bumisita din si Ken doon para i-meet ang kanyang pamilya. O diba, ganito kabait ang isang Liza Soberano. Lagi niyang inaalala ang kapakanan ng kanyang pamilya. Alam niyo ba na isa na ring negosyante si Liza Soberano? Meron na siyang Hope Wellness Center at may dalawa na rin itong branches. Isa sa Timog Avenue at isa sa Alabang Muntinlupa City.
Siyempre, bukod sa mga nabanggit ko, marami pa rin investments si Liza Soberano at Enrique Hill na hindi na isinapubliko. O diba, ganito sila kasinob sa pera at ayon sa kanila, ginagawa nila ito for the future. At ayon pa kay Enrique Hill, siyempre napag-uusapan din nila daw ni Liza Soberano ang magiging dream house nila in the future. O diba ang sweet-sweet ni Enrique? So hanggang sa muli mga fanatics, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel for more updates. Thanks for watching. Keep safe, everyone. Bye!